i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang GGives na pambayad or as payment sa mga store na ka-partner ni GCash. So, ito po yung mga establishment o yung mga store na tumatanggap po ng GGives as payment. Ang una nyo pong gagawin is tatanungin nyo po yung store if tumatanggap po sila ng GGives as payment. Kapag po umuo sila, pwede na po kayong mamili. Kailangan nyo po silang tanungin kasi hindi po lahat ng mga stores or establishment ito matanggap po ng GGives as a payment. So, kailangan nyo muna silang tanungin. So, andito ako ngayon sa Mimo Express Legazpi kasi nag-aalaw sila ng GGives. So, nakapamili na kami ng kasama ko, ng kapatid ko, ng bibilhin namin. Andito na ako ngayon sa may cashier. So, makikita nyo naman guys, meron sila na QR na kung saan tumatanggap sila ng G-Credit and GGives as payment. So, ayan na yung phone na nabili namin. Pinapabalot ko na. And, gagamitin na po natin yung ating GCash app. So, ayan na po yung QR. So, dito sa aking GCash app, click natin yung barrow. And then, click yung GGives. So, dito makikita nyo na meron akong available to spend na 30,000 pesos and yung minimum spend ko po is 4,000. So, make sure lang na yung minimum spend ng amount ng item is nakapasok po doon sa minimum spend pero less than po doon sa inyong allowed na credit. So, back na tayo. Click nyo na po yung QR and then itatapat nyo po siya doon sa QR nung store. Ayan, so ayusin nyo lang po yung pagtapat. Make sure lang na ma-scan niya yung QR ng store. So, ayan, nakscan na po siya. And then, ilalagay na ninyo yung amount po ng babayaran nyo. So, yung babayaran namin is 13,689. So, make sure lang na tama yung merchant. And then, next. So, ayan, meron siyang option. So, GGives na po yung clinic ko doon. And dito makikita nyo yung mga installment niya. So, mamimili po kayo kung 12 months, 9 months, or 6 months. So, bahala na po kayo kung alin yung pipiliin nyo. And dito guys, yung disclosure statement, basahin nyo yan. Make sure lang nababasahin nyo yan. So, in my case, hindi ko na siya binasa kasi nakita ko na yan, nabasa ko na yan. So, ayan naman guys, may computation siya kung ilan. If anong pipiliin nyo na installment. So, kami, pinili namin is 12 months. So, ayan. And then, i-click nyo po yung I agree to the disclosure statement. And then, click po yung pay with GGives. So, dito na po yung resibo. Pumasok na po yung payment. And meron na din po akong text message na na-receive. So, ito pong resibo nito, ipapakita nyo po siya dun sa cashier para sabihin nyo po na okay na yung payment. And sa kanila naman po, pumapasok naman po yung confirmation. Usually, within 1 to 2 minutes, pumapasok din po agad. So, ganun lang siya kabalis gamitin and kadali pumasok yung payment dun sa merchant or dun sa establishment. Ito naman yung text message na nareceive ko kay GCash. So, ayan, you have paid 13,689 to Mimo Express SM Legazpi. So, thank you for using GGives. So, back tayo sa ating app. So, ayan, click ulit natin yung GGives. And then, ayan, nabawasan na po ako ng 13,689. So, nasa 16,311 na lang yung natira. So, ayan, meron na po akong billing. So, ayan, pakita ko na lang sa inyo. Makikita nyo naman po yan, guys, kapag nagamit nyo na yung GGives. So, andyan yung terms and conditions. Andyan naman yung payment schedule. So, ganun lang po kabilis gamitin yung GGives as payment sa mga stores and establishment na kapartner ni GCash na tumatanggap po ng GGives as payment. So, gusto nyo pong bumili ng phone, appliances, try nyo pong gamitin yung GGives. So, that's it po. I really do hope na nakatulong ako sa inyo today. And if you do have questions, feel free na i-leave ang inyong katanungan sa ating comment section or message nyo ako sa aking Facebook page, Jaisel Journey. So, have a blessed day po and God bless.